question to start. Again, so we will be talking about steel. But not all steel are considered as structural steel. Ang i-consider natin dito are structural steel. Meaning, pag sinabing structural steel, ito yung mga types of steel na meron siyang adequate stiffness and strength, which is capable of resisting structural loads. So, hindi porke nakakita ka ng bakal sa, dyan sa bahay nyo, structural steel na yan. Okay, so kailangan it could be a structural element or structural member. It could be in the form of beams, columns, trusses. No? So, yun yung mga structural steel na pinag-uusapan natin. Pag sinabi natin steel from material science, it is an alloy. When we say alloy, it consists of two or more elements. Basically, these are the iron and the carbon. The principal component of steel is iron. Majority. Napaka-konti amount lang ng carbon ang meron sa steel. Okay? So, less than 1%. Actually, in the manufacturing of steel, minomonitor yan. May chemistry lab sila na naka-designate to monitor or to limit the amount of carbon in the steel. Why? Because, as we know, carbon content contributes the strength of the steel, but it reduces the ductility property. Anong sabihin ng ductility? Ito yung makunat na property ng steel. Diba ang steel, kapag hinila mo siya, na-stretch out siya, nagde-deform, nag-elongate without even breaking easily. Hindi siya basta-basta napuputol. Makunat kasi siya. Kumbaga, kaya niyang mag-resist ng deformation nang hindi basta-basta napuputol. Contrary sa concrete, ang concrete pagka hinila mo, tinension mo, nagkakrak agad, bumibitak kagad siya, bumibitaw siya kagad. So that is brittleness property. So ang ductility, meron yan sa steel. Kaya maganda siyang structural member. Kaya nga even sa RC, kung maalala nyo, diba, sa RC din nyo, gumagamit tayo ng reinforcing steel bars para sa tension part. Kasi alam natin na ang concrete mahina sa tension. Okay. So, kapag tinataasan natin yung carbon content dun sa manufacturing of steel, hindi na siya nagiging ductile. So, para ma-limit siya, ma-sustain natin yung ductility property ng steel, kinokontrol, no? Kinokontrol yung carbon content. Pero kapag yung carbon content naman tumataas yung composition niya, yung strength naman niya tumataas. No? Kasi parang mas tumitigas or tumitibay yung steel kapag may carbon. Okay, now, meron tayong tinatawag na ASTM designations here. ASTM designation. Ito yung American Association Society for Testing Materials. So ito yung grupo sa America na nagmo-monitor ng lahat ng mga structural materials. And they're the one who gives designations or pangalan dun sa bakal. So according to ASTM, for ferrous metal, wait lang ah. Okay, for ferrous metal, meron siyang designation prefix letter A. A stands for aurum, okay? Followed by 2 or 3 numerical digits. Okay, ito yung pinaka-common na bakal na meron tayo sa Pilipinas, ASTM A36 steel. Yung 36 dito, yung ASTM, naka-affix sa pangalan niya kasi ibig sabihin niya, nag-comply siya with all the requirements, ipinasa niya lahat ng mga laboratory tests set by ASTM standards. Kung maalala nyo, diba yung nag-construction materials and testing kayo, lahat ng mga experiments na ginagawa nyo sa laboratory are in compliance with the ASTM standards. Naalala nyo ba yun? No? So ASTM, ibig sabihin yung standard na ina-adapt ng Pilipinas is base sa US. Malaki ang influensya kasi ng Amerika sa atin in terms of civil engineering, especially in structural engineering. Tapos yung capital A dyan stands for aurum. Tapos yung 36 dyan, ibig sabihin niya yung FY. Yung FY niya is equal to 36 KSI. Anong sabihin ng KSI? Kips per square inch. So pagka kinonvert mo yung 1 KSI, equivalent yan sa 6.9 megapascal, diba? O pagka minultiply mo yan, cancel ang KSI, ang lalabas dyan is 248 megapascals. Okay, so yan yung equivalent FY ng A36 steel in megapascals.
Yung pangalawang example na binigay ko dito is ASTM A514. So structural steel 'yan, pero yung 514 diyan hindi ibig sabihin niyan 514 KSI yung FY, hindi. No? It's just a numerical digit or designation. At the same time, yung another property na A36 steel, yung FU, equivalent niyan 400 megapascal. So tandaan mo na 'yan since kadalasan ang ginagamit nating bakal is ASTM A36, so dapat maalala mo na ang FY niya parati 248 megapascal, tapos yung FU niya 400 megapascals. So take note of that. Now, may dalawang klase tayo ng manufacturing of steel. Okay, isa hot rolling, ang pangalawa yung cold forming. Okay. Hot rolled, cold form. Mainit, malamig. Yung hot rolled, ito yung product na ang product nito, ito yung mga structural steel na ginagamit sa mga buildings. Yung cold form, mga light gauges to, maninipis. So ito naman yung klase ng bakal na ginagamit usually sa mga maliliit na structure like residential houses, etc. Hot rolled, yan yung solid na bakal. Yung cold form, ito yung mga light gauge. No? So medyo maninipis lang relatively compared to the hot rolled. Oh, doon tayo sa hot rolled. Actually, magkaiba yung code sa hot rolled, iba yung code sa cold form. Pero yung sa mga susunod na discussion natin, ang code na ipipresent ko sa inyo is more of the hot rolled steel, type ng steel. Punta tayo sa hot rolled. Okay, sa hot rolled structural steels, they are grouped into tatlo. Carbon steel, high strength, low alloy steel, tsaka quenched and tempered alloy steel. Pansinin mo, yung A36 steel, anong FY uli niyan? Diba? 248. So, dun siya napapasok dito sa FY range of 220 to 290. Pasok siya rito. Kaya ang tawag sa A36 steel is carbon steel. Yung pangalawang grupo, ito naman yung may FY na 480 to 840. So, medyo matataas yung mga FYs nila. Okay? Tapos, yung pangatlong grupo, ito naman yung nag-undergo ng quenching tsaka tempering. And these are all steel treatments. Okay, steel treatments. Ibig sabihin ng steel treatment, ito yung proseso na ginagawa sa bakal para to better improve the property like increasing the FY or other properties. No? So hindi porke may treatment ibig sabihin mahina siya, hindi. Tinitreat siya to better improve for better improvements. Example ng mga treatments na ginagamit sa steel is quenching. Yung quenching, ito yung bakal inilalagay sa higher temperature. More than 1,000 degrees centigrade. Imagine mo kung gaano kataas yung temperature. Tapos, after reaching that certain temperature, isinasubmerge siya sa quenching liquid. Siyempre, yung quenching liquid has relatively lower temperature. Kaya nagkakaroon ng biglaang pagbagsak ng temperature. Ang tawag doon, rapid cooling. Ang tawag doon sa proseso na yon is quenching. And they believe that quenching process improve the property of the steel. I have read an article in Europe. Ang ginagamit nilang quenching liquid is animal urine. I don't know really kung anong meron dun sa animal urine na yun, kung bakit nakaka-improve daw siya ng property ng bakal. Another steel treatment that we have is tempering. Tempering means reheating. Nire-reheat nila. Okay, so nag-i-improve daw yung property ng steel in terms of structural when they do tempering process. Okay, so yun yung pangatlong grupo. Okay. Okay, next slide. Okay, so these are example of the hot rolled structural steel. Okay, so yung nakikita nyo sa taas, yan yung mga solid. I mean, lahat yan, no? Kung mapapansin mo, mga solid na bakal, kaya hot rolled. Ito, I-shape. No? So, I-shape yan. So, wide flange section. Ito, wide flange. Ito, standard section. Pag sinabing standard section, capital S yung symbol niya, I-shape din yan. Anong difference ng W tsaka sa S section? Yung W, kung ano yung lapad niya, yun din yung tangkad niya. Yung S section naman, medyo matangkad na letter I ang itsura niya. Okay? Tapos ito, channel section, angular section, ito, inverted T section. Okay, so mga solid na bakal 'yan. So yung I-shape sa Pilipinas minsan pag sa construction site ang tawag lang nila diyan. Anong section ang gamit mo? I-beam. Kahit sa poste, anong section ang gamit mo? I-beam din. Parang nakakaano, section sa poste, I-beam.
Kasi yun yung layman na tawag nila na sa section ng wide flange. I-section or I-beam nga ang tawag nila. Yung channel, yan, ginagamit yan sa mga purlin, sa mga rafters, angles, sa mga truss members, yan. Okay, so sa ilalim, makikita mo naman yung picture dyan ng mga solid din na bakal. Solid, no? Ito, hollow. Pagka nakakita ka ng H, hollow SS, sabihin yan, hollow steel section, HSS. Ano pa ba? Ayan, may mga tubular na hollow, may solid din, ito solid. No, may angular, may I-shape, halo-halo na. Lahat yan, hot rolled. Ano yung tsura naman ng cold form? Okay, ano yung tsura naman ng cold form? Wait lang ah. Yan ang may tsura ng cold form structural steel. So kung mapapansin nyo, medyo light gauge. No, may I-shape din, may channel shape, pero yung bakal niya mas manipis kumpara sa hot rod. Ginagamit yan dito sa picture sa baba. No, sa rafters, sa purlin, sa bubong ng bahay, claddings, no, sa mga partition walls, ginagawang frames. Yan. So relatively kasi yung strength ng cold form mas mababa kaysa dun sa hot rod. Okay, so these are the properties of steel. So most of these properties are familiar with you. And diba pina-assignment, I mean, yan yung classwork number one nyo. So, yan. So to review this one, all of these properties may be encountered by reviewing our stress strain diagram. So sa strength of materials, na-discuss naman na to. So ulitin ko lang. Ito yung parang pinaka-life cycle ng bakal. So you have here the stress. Wait lang. Okay, so you have here the stress. F, that is force all over area. Diba, meron tayong specimen dyan. Ito yung bakal. Okay, so syempre, as per ASTM standard, meron tayong gauge length. Ito yung gauge length. Ito yung original gauge length, which is 200 millimeters, di ba? 8 inches yan. Tapos itong portion na to, ito yung pinaka-handle na ipapasok mo sa UTM. So basically, yung mag-undergo lang ng tension is yung gauge length, yung 200. Yan yung L. Okay? Siyempre, alam mo yung diameter niyan. So out of the diameter, alam mo makakuha mo yung area. Area is just pi over 4 diameter square. So pag sinalpak mo yan sa UTM, may pwersa ka. Okay? Yung pwersa na yon, yun yung P. Divide mo siya ng area, makakuha mo yung stress. Ito yung stress. Habang hinihila mo siya, na-strain yan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng deformation delta. Yung delta na yan, yung paghaba niya, i-divide mo yung delta dun sa 200, sa length na yon, makukuha mo yung strain. Ito yung strain. Strain is delta over original length L. Okay? So, at that instance na tinatest mo yung bakal sa UTM, so makakakuha ka ng mga stress points F, at saka yung strain points epsilon. Pagka ginraph mo yun or pinlot mo yun sa graph, ito yung magiging itsura niya ng graph. Okay, so i-assess natin ano ba yung mga points dito sa graph na to. Again, this is a typical diagram for a ductile mild steel. Example of this is an A36 steel. So para to sa A36 steel. Point zero, so start ng test. Siyempre, wala pa nangyayari. Sa start ng test, habang hinihila mo yan, kung ano yung pwersang in-apply mo, yun din yung paghaba niya. Proportional siya. Hanggang dun sa PL, sa point proportional limit. Kaya kung mapapansin mo yung graph from point zero to PL, straight line. Ibig sabihin nun, stress is directly proportional to strain. Kaya yung graph natin is straight line. Meaning, constant yung slope. Okay, stress is directly proportional to the strain. And tawag dyan ay Hooke's law, tama? Hooke's law. Okay, so directly proportional. So kung gusto mong palitan yung directly proportional to equal sign, you have to introduce a constant of proportionality. And what do you call that constant of proportionality which corresponds to the stress over strain? Diba yan yung Young's modulus of elasticity? So, yung pinaka-slope ng straight line, which is constant, corresponds to the modulus of elasticity. Pagka bakal,
constant yan, 200. Ang elasticity ng Bacall is 200 megapascal. 200,000 megapascal, or that is 200 GPA, or that is 29 KSI. Equivalent lahat yan. Okay, so, kaya this could be written as stress is equal to elasticity times strain. Anong stress? P over A. Elasticity. Ano yung strain? Delta over L. Kaya nga doon natin palabas yung formula na delta is equal to PL over AE. Kaya lang, this formula na ginagamit natin sa strength of materials data dati, alam nyo ba na may limitation yan? Na tama yung formula na yan na PL over AE kapag kayong material nagbe-behave within the proportional limit pa lang. Okay? Kapag kahinila mo or kinompress mo yung material within the proportional limit, tama yung formula na PL over AE. Pero kapag ka yung material mo, na-reach niya na yung beyond the proportional limit, kunwari yung elastic limit, hindi na tama yung formula na to. Kasi as you can see, yung formula is linear. The degree of the equation is 1 degree. That means kasi straight line, 1 degree. Pagka na lumampas na siya sa proportional limit, kumukurba na yung graph. Hindi na siya diretso tumataas. Kumukurba na siya. Ibig sabihin, hindi na linear yung graph. So, ibig sabihin, dapat yung formula, kung gusto mo malaman yung deformation at that point, beyond the proportional limit, it would be different. Hindi na PL over AE. Bakit? Ano bang nangyayari sa Bacall after the proportional limit? Beyond the proportional limit kasi, kapag ka hinihila mo yung material at binitawan mo, babalik lang siya sa original length and shape. Yun yung proportional limit. Pero kapag ka na-reach niya na yung elastic limit, and they go beyond it, at binitawan mo yung material, hindi na siya babalik sa original length and shape niya. Ibig sabihin, na-deformed na yung material. May permanent set na siyang na-experience. Okay? Elastic limit. Tapos, hanggang ma-reach niya na yung yield point. Ayan, yung number point 3. Yield point. Anong sabihin ng yield point? Kung mapapansin mo yung graph from sa yield point, diba, medyo bumababa, tapos nag-horizontal na siya. No, bumababa, tapos horizontal na. Anong sabihin ng horizontal graph? Pag sinabing horizontal na yung graph, anong sa vertical axis natin is the stress. Ibig sabihin, hindi na nagbabago yung stress, pero yung strain, horizontal axis, yung strain, nag-i-increase pa rin siya. So sa Bacall, nangyayari yon. Yung tipong in-stress mo siya, no? Time will come na kahit hindi ko na siya dagdagan ng pwersa, pero yung Bacall, continuous na nag-i-elongate pa rin siya. Ang tawag doon, nag-i-yield na yung Bacall. I'm sure familiar kayo doon kasi sa RC, importanteng naiintindihan natin kung kailan nag-i-yield yung Bacall. Kasi mas gusto natin na i-design yung reinforced concrete na nag-yield yung Bacall kaysa maunang mag-concrete crush. Diba yun yung konsepto ng under-reinforced design? Ayaw natin ng over-reinforced design. Gusto natin under-reinforced design kasi mas safe design yung under-reinforced. Of course, pinakagusto natin balanced design. Pero very ideal kasi ang balanced design na mahirap natin ma-achieve sa totoong design yun. So, we better choose under-reinforced. And again, under-reinforced, ang konsepto nun is gusto natin unang mag-yield yung Bacall bago mag-crush yung concrete. Okay, so since sa steel, ito nga, sa test na to, kailangan marireach ng steel yung stage na nag-yield siya. Okay, so tapos, mga 12 times after that yield point, mag-start na mangyari sa Bacall is yung strain hardening. Ito na yung strain hardening. Until such time na ma-reach niya na yung peak point. Okay, ito na yung peak point. Yan yung ultimate tensile strength na. Now, kapag ka yung ultimate tensile strength, yung peak point na to, pinroject ko rito sa kaliwa, ang tawag dito sa point na to is FU. Naalala niyo yung FU na A36, ilan ulit? Diba? Ang FU na A36 is 400 megapascals. Oh, nasaan yung FY? Yung FY ko, nasaan yung FY? Ito yung yield point, diba? Yield point, project mo sa kaliwa, ito. Ito naman yung FY niya. Ano yung FY uli? Pagka 836, 248. So kung mapapansin mo, yung FU niya, mas mataas yung point,
Diba? Yung FU point niya, mas mataas kaysa sa FY point niya dun sa diagram. Obvious naman, 400 is mas mataas sa 248. Ibig sabihin, this manifests, exhibits that the A36 steel is truly ductile material. Kasi nag-yield muna siya bago siya mag-ultimate. Kapag naka-encounter kayo ng material na mas mataas yung FY kaysa sa FU, baligtad, ibig sabihin nun, hindi nag-yield yung material. Pero kapag kabakal, parating mas mataas yung FU niya kaysa sa FY. Ibig sabihin nun, nag-yield kasi siya. Okay? After the ultimate, of course, we have the rupture. Ito na yung rupture, yung 0.5. It could be 0.5 or 0.6. 0.6 is somewhere here sa taas. Okay? Yung 0.5 is theoretical rupture. Yung 0.6, ito naman yung actual rupture. Ang difference lang nila is sa stress kasi yung 0.5 theoretical kasi ang pag-compute ng stress dito is based from the original diameter of the rebar. Yung point number 6, kaya siya mas mataas yung point na yon kasi yung F niya, yung stress niya, is calculated based from the actual diameter at failure, which is mas maliit na diameter at failure. Diba? Lumiliit kasi ang diameter ng bakal at failure. Eh. Nagkakaroon siya ng necking. Diba? Lumiliit yung diameter. Necking. Now, go back. So, ito yung pinaka-life cycle ng bakal. I want you to understand, ito yung paano nag-work yung bakal from the start up to failure, hanggang maputol siya. Kasi pagka hindi mo ito naiintindihan, yung bakal, pag hinila mo yan, mapuputol lang yan. Parang start to finish ka kagad. Start to end kagad. Pero I want you to understand, ang daming pinagdadaanan na stages ang bakal. Una, proportional limit muna, ma-achieve niya. Sumunod, elastic limit, yield point, diba? Strain hardening, ultimate, hanggang failure. Nagets nyo? So, ang daming stages ang buhay ng bakal. Bakit mo kailangan malaman yung stages ng buhay ng bakal? Remember, meron tayong dalawang design process, design concept sa steel. Diba? We have the ASD. Meron tayong LRFD. Parang kung sa concrete, ito yung WSD. Ito yung USD, counterpart. Pagka ASD, ang konsepto ng design dyan is base dun sa behavior ng bakal within the elastic limit. Ito yon. ASD, elastic limit. Ibig sabihin, ang assumption natin dyan is yung strength ng bakal is hanggang dyan lang sa range na yan. Yun yung konsepto ng ASD. Yung strength ng bakal is hanggang dyan lang siya. Okay? Tapos yung LRFD, ito naman siya sa plastic. LRFD. Ang assumption ng LRFD is such a way that yung strength ng bakal is within the plastic limits, within the plastic range. Ano yung sabi ng plastic limits? Ito yung behavior ng bakal beyond yielding, after niya nang mag-yield. Yung elastic, bago mag-yield. Gets niya? Bago mag-yield, elastic behavior, ASD. After mag-yield, plastic, LRFD. Okay, so yun yung dalawang design concepts ng steel. gagamitin natin yan parehas later on. We will be solving problems in both ASD and LRFD. Pagka ASD ang ginamit natin, usually working loads. Parang sa concrete din. Working loads, ibig sabihin unfactored loads. Pagka LRFD, ito naman yung mga factored loads. So, kailangan natin ng mga load factors dyan. So, yan yung main difference ng dalawang design concepts. Okay, so, so summary, ano yung mga properties na importante rito? We have the FY, yield stress, yield strength. We have the FU, the ultimate tensile strength. The modulus of elasticity. Okay, ito yun. Pagka tinanong kayo, how would you quantify the modulus of elasticity? How would you quantify the modulus of elasticity? It's actually the area of the diagram up to the proportional limit. So, ito yun. So, triangle lang siya. Area ng triangle. Yeah, that's the modulus of elasticity. Pero pagka sinama mo hanggang yield point,
yung area hanggang yield point, hindi, ito na yun. Mas malaki na yun sa triangle, diba? Ang tawag naman doon is modulus of, wait lang. Modulus of resilience. Ayan. Modulus of resilience, this is characterized by the area under the diagram up to yield point. Up to yield point. Yun yung modulus of resilience. Kanina, modulus of elasticity. Ngayon, modulus of resilience. That is the energy that the material can absorb per unit volume bago siya ma-permanently deform. Bago siya ma-permanently deform. Okay. Ang modulus of toughness naman, ito naman yung energy absorbed by the material hanggang sa rupture. So, nasan yung rupture point sa diagram? Diba? Medyo nasa kanan, far end pa ng diagram. Kaya ito yung characterized area under the diagram up to rupture point. So, mas malaki. Elasticity, modulus of elasticity, resilience, toughness. Toughness yung pinakamalaki. Sumunod, resilience, pinakamaliit yung elasticity. Tapos, ano pa ba? Excuse. Toughness. Toughness is a material property which deals with the absorption of energy. Weldability, syempre, bakal, alam naman natin na weldable siya. Poisson's ratio is the ratio of the transverse strain to the longitudinal strain. Anong sabihin nun? Poisson's ratio is transverse strain. Ano yung transverse strain? Yan yung strain perpendicular sa direction ng load. So, yun yung pagliit ng diameter ng bakal, diba? That is the change of the diameter over the diameter original. Divided by that longitudinal strain. Ano yung longitudinal strain? Ito yung paghaba naman ng bakal. That would be the change of the length over the original length, which is the gauge length of 200 millimeters. So, yung change of diameter is pagliit, so kaya negative yan. Samantalang yung change of length paghaba, kaya positive yan. Kaya usually, ang Poisson's ratio is a negative. Negative. And this could be expressed in terms of decimal or it could also express in terms of percentage. Shear modulus, ginagamit to kapag may torsion. Diba, pagka axial deformation, delta, ang formula natin is PL over AE. Basically, it's a function of the elasticity. Mas malaki yung elasticity ng material, mas maliit yung deformation. Sa kailan pumapasok yung shear modulus or modulus of rigidity? Kapag ka torsion na, pinipilipit na natin siya. Pagka may torsion, meron tayong angular deformation or shear deformation. Ang formula ng theta or angle of twist is TL over JG. O, yung G naman, yun yung rigidity. Shear modulus. Ginagamit yan kapag may torsion. Gamit na gamit yan sa mechanical engineering kasi sila yung nagde-design ng mga rotating shafts, no? Yung hélice na helicopter. So, di-design nila kung gaano kalaki ang diameter ng shaft. Sa mga machines, di ba usually mga machines umiikot. So, dine-design nila yung mga gears, no? Mga rotating. So, gamit yan sa ME. Sa structural engineering, ginagamit yan sa pagka-earthquake. Kasi pagka may earthquake na na-load doon sa structure, nagkakaroon na siya ng twisting. Okay, next. So, these are the typical properties of steel that we have here. Since A36 ngayon parati natin gagamitin, so you just have to take note of these properties. E, syempre, bakal yan. Fy, Fu, nasabi ko na. Density, 7780 kilogram per cubic meter. Gagamitin mo yan kapag ka nagko-compute ka ng self-weight. Sariling bigat. Shear modulus kapag ka may torsion. Coefficient of thermal expansion kapag ka kailangan mo i-consider yung thermal expansion due to heat. I mean, temperature change. Now, can you please get your calculators right now? Then, given using this formula, ito. Rigidity G, modulus of elasticity, divided by twice, 1 plus mu. Mu is the Poisson's ratio. Pakicompute nga yung Poisson's ratio ng A36 steel using these properties over here. Pakitype nga sa chat box. Let me see if you can get it correctly.
Again, use this direct formula to solve for the Poisson's ratio mu using the G and the E given from this A36 steel. Okay, so just have to remember or take note of that direct formula. Okay, so nire-relate na yung G, elasticity, tsaka Poisson's ratio. So as I can see from your from the chat box, your majority naman, no? Majority got it correct, expressed in decimal, and the answer is 0.295 something. Or when this expressed in percentage, your answer should be 30%. Around 30%. Okay? Ayan. So, okay na yan. Okay. So, I have here different standard sections of steel. No? So, kailangan tayo maging familiar sa mga to kasi ito yung mga kadalasang ginagamit sa mga biga, sa column, etc. Ang pinaka-common na type of steel is the yan, wide flange section. By its name mismo, malapad yung flange nung section. Ito yung letter I. Usually, pagka wide flange section, kung ano yung lapad, yung BF stands for base of the flange. Kung ano yung BF niya, hindi nalalayo yan sa depth D. Wide yung flange, almost hindi nalalayo siya sa depth D. By the way, this wide flange section has three elements. The upper flange, ang tawag dito, upper flange. Ito yung lower flange. So, kung ito yung lapad ng flange, kaya base ng flange, B sub F. Ang tawag naman dito sa dimension na to is yung kapal yan ng flange. Eh. Kapal means thickness ng flange, so T sub F. Okay? Tapos, ito yung depth, D. Depth, tangkad. Tapos, ito yung web. So, anong tawag dito? Kapal ng web. Kapal is thickness ng web W. Kaya T sub W. Yan yung mga dimensions ng steel sections. Okay, paano siya pinapangalanan? So, ang pangalan niya is, example na binigay ko is W6 by 20. Obviously, yung capital W stands for wide flange. Yung unang numero, yung number 6, corresponds to the nominal depth. 6 inches, ibig sabihin yan. Yung tangkad niya, 6 inches. Yung pangalawang numero doon sa designation niya, ang ibig sabihin niyan is 20 pounds per foot. Yun yung weight per linear length. Ibig sabihin, kapag kakumuha ka ng 1 foot length ng section na yan, ang bigat niya is 20 pounds. Example, halimbawa, ito yung section ko. O yan, letter I shape siya, diba? Ay, na-deform na. So, ito yung cross-section I. So, ito yung haba niya, diba? So, kapag W6 by 20 to, ibig sabihin, ito ay 6 inches. Tapos, kapag kumuha ko ng 1 foot, kunwari, ito ay 1 foot. So, ang bigat nitong 1 foot length na to is 20 pounds. So, ibig sabihin, sa designation pa lang ng section, malalaman mo na antemano kung ano yung depth niya, tsaka kung ano yung bigat niya. Yung bigat kasi, nakalagay yan dyan sa designation niya kasi yung presyo ng bakal is depende sa bigat. Mas mabigat ang bakal, mas mahal yung presyo niya. Okay? Now, especially kapag ka ang kausap mo ay arkitekto, very significant yung nominal depth. Halimbawa, ang maganda kasi sa W6 na section, 6 inches yung depth, di ba? Ito, 6 inches. So, pagka ginawa mo siyang posting ganyan, 6 inches to. So, pwede kang gumamit dito ng wall mo na CHB na 6 inches yung kapal. Imaginin mo, kapag yung hollow blocks mo, 6 inches yung kapal, 6 inches din yung depth ng poste mo. So, poste, hollow blocks. So, pagka pinalatahan mo yung surface ng wall, edi hindi mo halata na may posting bakal doon. Flat siya. So, yun yung advantage kapag alam mo yung depth ng section. E, paano kung sabihin ng arkitekto, engineer, gusto ko ano? Hindi kita, hindi lalabas yung poste.
Parang pagkatinignan mo siya, parang flat lang yung wall. Hindi mo alam na may poste pala. Kaya lang yung CHB gamit ko, 4 inches lang. So, ano sasabihin mo? 4 inches lang daw yung kapal ng CHB na gagamitin niya. E di, palitan mo yung section mo na poste. Gawin mong W4. Capital W, tapos 4 by something. Yung 4 doon, isipin nun kasi yung kapal, yung depth na 4 inches lang. So, sasakto yon sa 4 inches na kapal ng CHP. Hindi pa rin kita. Okay, kaya lang, syempre, pagka ginawa mong 4 inches lang yung kapal nito, yung depth ng wide flange, kailangan pumili ka ng double section na mas mabigat kasi para mas matibay. I mean, usually kasi mas mataas yung weight, yan yung mas mataas yung property and resistance niya. No? So, ganun na nangyayari. Okay, so what if you encounter such section like, say, WF 200 by 15? Anong sabihin niyan? Of course, yung WF stands for wide flange, obviously. Ano yung 200 na yan? Okay, depth pa rin yan. Depth is 200. Kaya lang, ano unit ng 200? Inches din ba? Oh, mali na, kasi 200 inches, sobrang laki naman yun. Walang ganun ka kalaking section na 200 inches. Ganito, kapag kayo mga designation mo, mga 6, 8, 10, okay, mga ganyan lang, inches ang ibig sabihin nito, inches. Kasi ito, pounds per foot. Pero kapag kayong mga numerical designation mo, mga hundreds, 100, 150, 175, 200, millimeter ang ibig sabihin yan. Oh, that's around 8 inches. Ano yung 15? Weight pa rin. Anong unit ng 15? Since 200 yung depth, ang 15 unit niyan, kilogram per meter. O, convert natin. Isang kilogram is 2.21 pounds. Tapos yung metro, to feet. Isang metro, 3.28. So, ibig sabihin, yung WF 200 by 15 kanina, equivalent yan sa W8 by 10. Do you agree? Para siya, no? So, ang ibig kong lang sabihin dito, kailangan marunong kayong magbasa ng designation. Minsan kasi makaka-encounter kayo ng steel section ng naka-English format. Ito English format. O kaya, naka-metric na format. So, dapat flexible tayo. Alam natin magbasa parehas. Okay? Ayun. So, ito yung mga ibang example, no? Itong WT shape dito na nakikita nyo, ang ibig sabihin ng WT shape, this is a T shape na galing sa kalhati ng W section. Gets nyo? Paano pagka nakakita kayo ng MT shape? Anong sabihin ng MT shape? M, capital M, T shape. Miscellaneous T? Oh, yes. That is a T section na galing sa kalhati ng miscellaneous section. Kumbaga, ito yung miscellaneous section mo, diba buo siyang I. Pag sinabing empty, ano yan? Ang mother section niya, ang tawag doon, mother section, hinati sa gitna. Ito yung empty section, yung kalahati lang. So, halimbawa, kapag kayong M section mo is M, kunwari ba 10 by, kunwari, 10 by 100. Okay, so yung empty mo magiging empty 5 by 50. Bakit? Kasi yung 10 inches na depth ng miscellaneous section, kinalhati, naging 5 inches na lang. Yung weight niya 100, naging 50 na lang. Gets nyo? So pagka tinanong kayo, ano ang mother section ng empty 5 by 50? M, 10 by 100. Ano ang mother section ng
WT, kunwari ah, 6 by 50. So, anong mother section ng WT 6 by 50? Ang mother section yan is W 12 by 100. So, yun yung WT section. Pwedeng WT section, pwedeng MT section, meron ding ST. Ano yung sabihin na ST section? T section coming from kalahati ng standard section. Standard section is also an I section, di ba? Ayan. Okay, so equal legs angle, ito, unequal legs angle, ito yung channel niya. Pag sinabing doubly symmetric section, I section yun. Pagka, one axis of symmetry section, singly symmetric ang tawag. Singly symmetric section. An example ng singly symmetric? One axis symmetric. So, T section, about Y lang siya symmetric. Channel section, about X axis lang siya symmetric. Singly symmetric section or uniaxis. Uniaxial lang. Pero pagka walang axis of symmetry, ayan, angular. Pagka doubly symmetric, wala na tayong pag-uusapan dyan. Ang centroid niya nasa gitna parati. Pero pagka channel, angle, or T-section, kailangan mo pang i-locate yung centroid niyan. No? Pero pagka tinignan mo sa manual, meron din sa manual doon na column na binibigay niya yung centroid location. Pero pagka built-up section, yan, mano-mano natin i-locate. There you have the standard section, angular section, and the channel section. Sa channel section, ganun din. Yung first number corresponds to the depth, yung second number corresponds to the weight. Pagka angular, yung first two numbers corresponds to the legs of the length of the legs, say 20 millimeters. Tapos yung pangatlong numero, thickness naman yan. Again, yung sa, diba yung first number depth, second number weight, lahat to nominal values ha. Nominal values. Don't be surprised kapag tinignan mo yan sa steel manual, iba siya. Bibigay ng steel manual, actual depth, tsaka actual weight. So magkaiba sila. May konting discrepancy. Sir, anong alin doon ang gagamitin namin kapag kailangan sa calculation? Okay, if the actual depth or the actual weight were given, use those actual values. Kapag hindi binigay, edi nominal dimensions na lang ang gagamitin mo. Yan yung mga example ng built up. As you can see, yung unang example, W section siya na nilagyan ng cover plates. Cover plates are rectangular plates. Tapos winelding. Ayan. Built up na siya. Yung pangalawang example, I shape. Yan, winelding. Galing siya sa tatlong sections. Steel sections. Steel rectangular sections. Yung pangatlong example, ano yan? Apat na steel plates. Tapos winelding. Para siya mabuo as box type. Girder section. Double angle, dalawa magkatalikuran. Double channel, dalawang channel magkatalikuran. Ayan. Built up ang mga tawag sa mga yan. Kapag kayo, you combine two or more standard sections, ang tawag doon ay built up. Yung nasa baba naman, example to ng cold form. Ayan. Cold form naman, medyo maninipis nga sila. No? Lipsy, ito yung medyo madalas na ginagamit for purlins. Lipsy. Ang symbol niyan, LC. Yung L dyan stands for lips. Lips, as in labi. No? Ito yung labi niya. Oh. Ang tawag dyan, nilalagyan ng lip as stiffener. Mas stiffened. Kasi pag walang labi siya, mas madaling mabend. Pagka LZ naman, lips Z. Letter Z. Ayan, letter Z shape naman. Etc. etc. So yan yung mga cold form sections. For all of these sections, we have to identify these properties, dimensions, the area. We need to locate for its centroid, moment of inertia, section modulus, tsaka radius of gyration. Yung huling dalawa, yung section modulus tsaka radius of gyration, ito yung dalawang pinaka-importante.
na kailangan natin. Pero bago ka mag-arrive sa pag-compute ng S tsaka ng R, kailangan mo malaman yung mga nasa taas na properties muna. Pag nagkamali ka sa simula, pagkuha sa area, paglaki ng centroid, damay na hanggang sa dulo. Okay? Centroid of an area, so I'm sure alam nyo kung paano mag-locate ng centroid ng area. Ng basic shapes at kahit irregular shape. Pagka irregular shape, you have learned that from integral calculus. Integral of x dA or integral of y dA kapag ka x bar or y bar ang gamit mo. Gagamit ka ng integral equation kapag ka irregular yung shape. Halimbawa, yung shape is bounded with a curve having an equation of say y is equal to kx square, 'di ba? Sa integral calculus ganun ginagawa niyo. Eh dito naman hindi naman tayo makaka-encounter ng mga ganung cross section na shape na mga bounded with an area of the curve like that, no? So basically ang cross section lang naman natin ma-encounter dito. Kadalasan rectangular or combination of rectangular sections. So with that, Varignon's theorem lang ang kakailanganin natin. Halimbawa, pagka trapezoid, wala naman tayong direct formula ng trapezoid ng centroid, 'di ba? So ang gagawin natin, magba-Varignon's theorem tayo. Yung buong trapezoid, hahatiin natin siya sa rectangle tsaka sa triangle. Alam natin na ang rectangle, ang centroid niya nasa gitna, ang triangle nasa one-third of the base or one-third of the height. So Varignon's theorem, you could solve for the centroid of that trapezoid. Kaya siya tinawag na first moment of area kasi yung degree na integral equation dito is of first degree. X raised to 1 yan eh. Y raised to 1. Kaya first moment of area. Pagka moment of inertia naman, this is the second moment of area. Tinawag siyang second moment of area because of the degree of the integral equation. Yung y to the square, x to the square. It measures the ability of the member to resist bending. Diba may flexure formula tayo? F bending is equal to m c over i. Or this could be also written as m over s. Mas malaki yung i, the higher the i, or even the higher the section modulus, anong sabi niyan? The smaller the stress. The smaller the stress, ibig sabihin nun, mas malakas yung resistance niya against bending. So, ibig sabihin, pagka magde-design tayo ng steel section, gagamit tayo ng steel section, kailangan pipiliin natin yung mas malaki yung inertia or mas malaki yung section modulus. Para mas matibay siya, mas malaki yung capacity niya against bending. Okay, so example niyan, para medyo ma-appreciate nyo. I have here an I section. Andito yung centroid niya. Ito yung x-axis, horizontal centroidal x-axis. Ito yung y-axis. I, ito yung inertia about x, inertia I about y. Without calculating the ix and the iy of this, which do you think is larger or greater? The ix or the iy? Again, without calculating, which do you think is larger, ix or iy? Tingnan ko ay sagot niya sa chat. Ano mas malaki, ix o iy? Sagot sa chat. Ito yung ix. Ito yung iy. Mas malaki ang... Okay. Ulitin ko ha. Ang ibig sabihin ng i, inertia, moment of inertia, is it measures the ability of the member to resist bending. Mas malaki yung inertia, mas malakas yung resistance niya against bending. O, tingnan nyo ha, de-demo ko. Kung ito yung ix, paano to magbe-bend about x-axis? E di, pa ganyan, diba? Nandito yung load, pababa. Ito yung bending niya, pa ganyan. Tingnan nyo, mahirap ba siyang i-bend about x? O, diba? Ganyan siya i-bend about x. About x. So, yan yung ix. Ang nagre-resist sa kanya para mag-bend about x is yan. Ix. Now, ito yung iy.
IY. O, higa ko yung beam. O, ito pa rin yung IY. IY, ah. So, paano magbe-bend siya about Y? Pag ganyan. O, paano siya magbend about Y? O, sino sa dalawa ang mas madaling nagbe-bend? Yung kanina, IX. O, yung pangalawa, yung IY. O, tanongin ko uli kayo. IY po. Sinong mas mataas ang resistance? IX o IY? Sino ang mas malaking value? IX o IY? IX po. O, yan. O, tama na kayo ngayon. So, yun yung ibig sabihin ng inertia. Resistance against bending. So, ibig sabihin, kung gagamitin mo to as beam, paano mo ipoposition to? Ipoposition mo na ba yung beam mo nakaganyan? Considering gravity yung loads, di ba? Kadalasan. Or ipoposition mo na yung beam mo nakatayong ganyan. So, dapat itatayo mo siyang ganyan. Yun yung dahilan, napapansin mo ba, wala kang makikitang beam na bakal na I-section na ginamit na nakahiga. Pagka nakakita ka ng building, yung beam nila nakahiga yung nung I-section ganyan, sablay yung structural engineer niya. Kasi we know the fact na pagka I-shaped section, parating IX is greater than IY. Parating IX is greater than IY. Kaya kailangan itatayo mo siyang nakaposition yung beam mo, ganyan. Gets niya? And yung last naman is radius of gyration. Yung radius of gyration, ano yan? An imaginary distance from the centroidal axis at which the entire area can be assumed to exist without affecting the moment of inertia. O, syempre, hindi nyo naintindihan yun, di ba? Okay, so ganito na lang. Para mas maintindihan, you just have to check na lang yung equation na to. R is square root of I over A. Basically, ang radius of gyration, function siya ng inertia tsaka area. Alam mo nang mag-solve ng inertia kanina, i-divide mo lang siya ng area niya, divide square root mo, yun na yung R. Para mas maintindihan, ang radius of gyration, ulit, ang S, eto para sa beam to. Yung inertia tsaka section modulus para sa beam. Ang radius of gyration naman, mas ginagamit yan sa column. Column or compression member. O, tingnan nyo, the same section. Gagamitin ko siya as poste. Ito yung column load, pababa. Pagka kinompression ko siya, ano mangyari dyan pag kinompression ko? Oops, ayun. Ayun, nag-buckle. Buckling is the sidewise movement of any compression member. Nagbabuckle siya. Ang buckling is a sign of instability. And that could be a failure for column. Malalaman mo kung saan, kailan, papaano magbabuckle ang isang compression member dahil sa radius of gyration niya. Yun. So, dahil sa radius of gyration niya. So, paano? O, yan yung i-discuss natin kapag nakarating na tayo dun sa compression member. So, as of now, ang tatandaan nyo lang, pagka beam yung member, ito yung importanting property na kailangan nating i-compute or malaman. Inertia tsaka section modulus. Okay? Sa beam. Pagka sa column or compression member, ito naman yung importanting section property na kailangan natin i-compute at malaman, radius of gyration. Kaya tayo nagsimula dito sa lecture ng properties kasi kailangan nating malaman kung paano mag-compute ng inertia, section modulus, tsaka radius of gyration.